O ang lahat. Inyo ang Panginoon, takinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ang awitan at papurihan pagkailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, kanyang mga isda't ibon, mga hubad at karagatan, ay siyang banal at dakila. Din ang kanyang ngalan, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Inyo ang Panginoon, takinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ang awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni Ignasyong ang kadakila ay dito'y nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesu Kristo.
iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tilubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ampon ay buong galak na purihin sa paghawit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ang tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliwang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang.
sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak ang lahing ito, ang parusang dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pamamagitan sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak ang lahing ito, ang parusang dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin bilang isang sambayan ng Kristiyano ang kapistahan po ni San Ignacio ng Antioquia. Sino si San Ignacio ng Antioquia? Siya ho ay kinikilala bilang isa sa mga disipulo ni Juan. Juan ho na apostol ni Jesus. At siya ay naging obispo ng Antioquia. At sa kanyang pagiging obispo at pagtuturo, hindi lang ho niya tinuturo ang tamang pananampalataya dahil marami hong umuusbong na mga maling katuruan noong mga panahon na yon. Lalo na ho siguro ngayon, no? Tayo din naman, oo lang tayo ng oo, no? Noong panahon noon ni San Ignacio, siya ay naging matalas na tagapagtanggol ng pananampalataya, lalo na sa mga maling katuruan. At hindi lamang ho yun, hindi lang sa pananampalataya, hindi lang sa pagsampalataya, kundi may tinyang tinuro din na dahil sa pananampalataya, kailangan din nakikita ito sa pamumuhay. Kaya kung ang ating pananampalataya ay kay Hesukristo, sana yung pamumuhay din natin ay naaayon din sa aral at turo ng Panginoon. Hindi ho pwedeng magkasalungat. Di ba? Hindi ho pwedeng magkaugnay. Sabi ka ng sabi ng Lord na nanampalataya ako sa iyo, maninira ka naman ng kapwa mo. Sabi ka ng sabi ng deboto ako po kung Isus na Sareno, eh babaero ka naman. Di nata nag-uugnay. Sinasabi mo, deboto ka ng po ang Isus na Sareno. Pero manluloko ka naman ng kapwa mo. Para kay San Ignacio, hindi pwedeng magkahiwalay ang pananampalataya sa buhay. Pareho yan. Kung nananampalataya tayo kay Jesus, tayo ho sa atin, kung deboto tayo ni Jesus Nazareno, kitang-kita din sa buhay natin ang pagiging deboto. Sa ating pagmamalasakit sa kapwa, sa ating kabukasang makinig sa mga aral at turo ni Jesus, at yung aral at turo ni Jesus ang umuhubog sa buhay natin. Ang mga aral at turo ni Jesus ang umuhubog sa pagkatao natin dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Kaya yung paniniwala, kaugnay po yan ng pamumuhay. Hindi ho magkahiwalay ang dalawang yan. With right faith is right practice and living. Kaya para sa atin din bilang Kristiyano, kung tayo ay naniniwala at nananampalataya kay Jesus Nazareno, ang ating pamumuhay din
ay naayon sa kanyang aral at turo. No ifs, no buts. Walang pero-pero, walang epano. Nung tayo ay nananalig kay Jesus, buong puso ang pakikinig natin sa Kanya, buong puso ang pagtugon natin at pagsunod sa Kanya. Kahit ano pang sakripisyong gawin mo, sayang at pakitang tao lang yan kung hindi tayo nakikinig sa Kanyang salita, kung hindi tayo handang hubugin ng Kanyang mga aral at turo. Lahat ng iba, pakitang tao na lamang. Eh, kaya maganda para sa atin, yung debosyon natin, umuusbong at lumalago dahil sa at umiimpluwensya sa ating pamumuhay. Kaya si San Ignacio ng Antioquia, patuloy na itinuturo ito. Pagsampalataya sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Diyos ay humuhubog din at nakikita sa ating pamumuhay. Kay San Ignacio din po nagsimula ang salitang Katoliko. Tinatawag natin sa sarili natin, anong religion mo, di ba? Sa biodata mo nakalagay doon, anong religion? Nalagay mo naman doon, Roman Catholic. Tatanong ka, anong pananampalataya mo? Sasagutin mo, Katoliko ako. Pero si San Ignacio ng Antioquia ang tumawag sa mga Kristiyano na Katoliko. Nang ibig sabihin, universal. Marami. Kalat kahit saan. Kaya ako titignan din natin ang paanyaya din ni San Ignacio ng Loyola na ang Antioquia, na ang pananampalataya natin ay hindi lang dito sa atin, kundi patuloy din nating ipahayag sa lahat ng dako. Katoliko. Pinapahayag, ikinakalat sa amang dako ng mundo. Universal. Lagi tayo nakakita ng salitang universal, ano? Universal Studios, Universal Remote, ba Universal Microphone. No? Pero ang ibig sabihin ho ng salitang universal ay Katoliko. At ang pagiging Katoliko kahit saan, ang pagiging Katoliko ipinapahayag kahit saan. At yan din po ang tinuturo sa atin ni San Ignacio na tayo bilang mga nananampalataya at deboto ay patuloy ding ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos kahit saan, kahit kailan. Pinapahayag, ibinabahagi ang pagmamahal at debosyon natin kay Jesus Nazareno na kanya ding pinag-alayan ng sarili niyang buhay. Kaya ho, magandang hamon sa atin ng kapistahan ngayon ni San Ignacio na sa paglago natin sa ating pananampalataya sa Poong Hesus Nazareno ay kailangan magkaugnay din ito ng ating maayos na pamumuhay. Ang bawat deboto lumalago sa kabanalan, hindi lang sa pananalangin, kundi sa pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. Sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pamumuhay. At bilang isang deboto, sinasampalatayanan ay hindi lang para sa kanya, kundi niyayakap din niya ang imbitasyon at hamon na ang sinasampalatayanan ibahagi kahit saan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain.
ang ating itugon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasan gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung pinapay at alak na mula sa'yo, muling iahain sa kabutiran mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis, niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos,
at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Ang aking pastol, wala kong dapat ipapakinggan. Ano man, hindi ang paskulan tuloy maninaw na batis, pabati tulang sa tamang landas, ako'y babanagan. Ay, tapat niya sa akin. Panginoon, ang
Pascol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman, dilim at panganib, siya ang papawin. Bisig niya kapit, tatag ng dibdib, hangain niya nga ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay. Ngayong kapakanan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kasal. Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sa isag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati panamin.